Dahil ngayong araw ay espesyal dahil pang 100 episode na ng Healing Galing Live dito sa UNTV. Ang pang 100 halaman natin ay extra espesyal din. Ang tampok na halaman natin ngayon ay masustansya, masarap at mura at napakaraming benepisyo para sa atin. Saludo talaga ako sa halamang ito. Walang iba kundi ang Saluyot! 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 Ang saluyot ay may scientific name na Corcorus capsularis, pero tinatawag ding jute o kung minsan ay white jute sa English. At nakikipagsabayin to sa 100th episode celebration natin ngayon dahil alam nyo bang mayroon pala itong 40 to 100 species? Ang saluyot ay isang tuwid at masangang halaman na lumalaki ng 1 hanggang 2 metro. Kulay violet naman madalas ang mga tangkay nito at bilugang patuli sa dulo ang hugis ng mga dahon na may habang 5 hanggang 12 sentimetro. May mga maliliit itong bulaklak na makikita sa axil ng mga dahon. Tinaguriang pantropic ang halamang saluyot na ibig sabihin ay nabubuhay sa mga tropical na lugar kagaya ng Pilipinas. Sinasabing makikita nga ito sa anumang panig ng ating bansa at madalas ay nasa mababa at basang lugar ito nabubuhay. Kilala natin ang saluyot bilang isang malaway na gulay na mayaman sa collagen tulad ng laging ibinibida ni Dr. E. Pero maliban sa collagen, ipinagmamalaki din ng Department of Agriculture ang iba pang benefits na taglay nito gaya ng vitamin A, C at E. Pero hindi lang dito sa Pilipinas makikita ang saluyot, kinukultivate din ito sa ibang bansa katulad ng China, India at Bangladesh. At ang chismis pa, sa ancient Egypt ay nakahiligan daw ito noon ni Cleopatra at ito ang anti-aging secret niya. Pero paano nga ba mag-cultivate o magtanim ng saluyot? Sa pagtatanim ng saluyot ay kailangan mo ng 100. Hindi po pera kung hindi 100 lalakaran patungo sa bilihan ng buto. 100 tinutumbok ay yun mismong taniman ng saluyot. 100 papunta sa palengke kung saan ang mismong saluyot ay nabibili. Kung may buto ka na nanabili o nakuha sa taniman na may bunga, pwede mo na yung ipunla sa lupa na nasa paso. Para tumubo ay didiligan nyo po. Lagyan din ng organikong pataba at ipwesto sa hindi masyadong tanyag sa araw na dako. Kapag lumalaki na ang mga pananim ay ilipat na sa mas malaking lupain. Yung nabili sa palengke o naputol na sanga mula sa hardin, pwede ring itanim. Opo, basta paugatan muna natin sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig. Kada araw po ay mas mainam na magpalit ng tubig sapagkat ang mga kitikiti ay mahilig sa dumudumi ng tubig. Pag may ugat na, pwede na itong itusok sa lupa, diligan at suportahan ng pataba at 100% ng pagtsatsaga. Kung magtatanim kayo ng saluyot mula dahon hanggang uga, tiyak naman ang tulong na maibibigay nito. Pero ang pinakasikat na gamit nga nito ay ang fiber ng halaman. Sa katunayan, tinatawag ng golden fiber ang mga natural na fiber ng saluyot. Mahaba ito, malambot at shiny. Ginagamit ito sa mga packing materials, papel, sako, furniture at carpet. Na-level din ang saging at pinyang fiber na makukuha sa saluyot. Sa katunayan nga ay nakilala na ng Philippine Textile Research Institute o PTRI noong 2014 ang saluyot bilang kasama ng saging at pinya sa mga mayayaman sa likas na fiber. Sa ginawa nga nilang trial, nakitang ang tangkay ng mga saluyot ay kayang makapag-produce ng 5% na fiber matapos ang 20 to 24 days na pagbabad nito sa tubig. Nakapagtala rin ito ng 80-20, 70-30 at 60-40 na polyester at saluyot na may yarn counts ng 25 to 29 NE. Na ang ibig sabihin, kapag hinabi, makakapag-produce ito ng pino, malambot at walang mintis na tela. Bukod sa usapang fiber, syempre, kilalang kilala natin ang saluyot bilang masarap na gulay na pwedeng ginisa at paksiw pa. Sikat nga itong sahog sa mga sinabawan katulad ng tinola, lalo na sa mga kapatid nating Ilocano na mahilig dito. Kung nais nyong isama ang saluyot bilang sangkap sa inyong lutuin, narito ang ilang putaheng Pilipino na sinasahugan ng saluyot.
dinengdeng na saluyot, pinangat, adobo, paksiw, ginisa, saluyot and spinach soup, sauteed saluyot with shrimp, at saluyot salad. Kinakain din ito bilang gulay sa mga bansang Bangladesh, Africa, Middle East, at iba pang parte ng Southeast Asia sa bansang Bengal o Bangladesh. Sa kasalukuyan, ginagawa itong condiments o pampalasa. Sa Japan, isa itong whole food item na madalas ginagawang kape o tsaa. At dahil nga ito ang ating ika-100 episode, narito ang mga trivia tungkol sa numerong 100. May 100 taon sa isang siglo. Ang Estados Unidos ay may 100 senador. Ang haba ng sukat ng isang American football field ay 100 yarda. Mayroong 100 na penny sa isang dolyar. Ang likod ng 100 pisong papel natin ngayon ay makikita ang larawan ng Mayon Volcano at Butanding sa likod. Mula naman noong 1967 hanggang ngayon ay ang larawan na ni President Manuel Rojas ang nasa harap nito. Pero alam nyo ba kung sino-sino ang nauna sa kanya na nasa 100 peso bill? Una ay si Ferdinand Magellan noong 1905 at si Melchor Aquino o Tandang Sora noong 1951. 100 feet o 100 talampakan ang sukat ng pinakamahabang kotse sa buong mundo. Ang Cadillac na ito ay may pangalang The American Dream na ginawa ng isang sikat na car customizer na si J.R. Burge noong 1990. Ito ay may 26 na gulong, may jacuzzi, swimming pool at helipad. Ang taong umabot sa edad na 100 ay tinatawag na centenarian. Ang unang siyam na prime numbers pag pinagsama-sama ay 100. 100 din ang total ng unang 10 odd numbers. Sa isang Scrabble game ay may 100 tiles. 100 points ang pinakamataas na na-score ng isang basketball player sa NBA at ito ay nagawa ni Wilt Chamberlain noong March 2, 1962 na naglalaro noon sa Philadelphia Warriors. May 100 sweat glands sa isang kwadrado pulgada ng ating balat. At dahil nga tayo ay nagkakaisa na humahanga sa husay na dulot ng saluyot, ang tawaganan natin ay kasaluyot. At pag meron tayong bagong miyembro, ay sasalubungin natin ng pagbati na mabuhay ang bagong kasaluyot! Mabuhay ang bagong kasaluyot! Ako po ang inyong si Kuya Dong, dahil pala tanong na pagkakamalang marunong. Mabuhay! Saluyot! Saluyot!